Isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw ay maghahatid po ang inyong abang lingkod ng panibago na namang kaalaman tungkol sa journalismo. Ihahatid ko po sa inyo ngayong araw ang discussion tungkol sa pagsusulat ng balitang sports or sports writing. Para po ito sa mga SPJ students at sa mga batang nagnanais na maging isang journalist someday. At konting disclaimer lang po, hindi lahat ng impormasyong ibabahagi ko ngayong araw ay nagmula mismo sa sariling kaisipan ko or kaalaman ko. Bagkus, ito po ay koleksyon ng mga kaalamang nakuha ko mula mismo sa mga trainings and seminars ng iba't ibang mga speakers nationally, regionally, or sa division namin. At sometimes, ang mga kaalamang ibabahagi ko ngayon ay natutunan ko mismo sa mga experiences ko bilang guro at tagapayo ng school paper. Kaya without so much ado, atin na pong simulan ang ating discussion ng sports writing or ang pagsulat ng balitang sports. So, atin ang simulan ang ating discussion ng basic sports writing. At para mag-guide tayo sa ating flow ng ating discussion ngayong araw, kailangan nating i-follow ang ating course outline. Ang unang bahagi na ating i-discuss ay ang ating pag-distinguish kung ano nga bang pagkakaiba ng isang balita at saka ng isang balitang sports. So, in this section, the streamline separating the hard news from sports news will be distinguished and will be given light. Pangalawang bahagi ng ating discussion ay ang ating pagtalakay sa qualities of a good sports scribe. Ano bang kailangan natin para masabing sports writer tayo? So what does it take to become a sports writer? And we will be finding that out pag natalakay na natin yung ikalawang bahagi ng ating presentation. Number 3, types of a sports article. So sa section na to, we will walk you through the different genres of sports and their unique features. So alamay natin kung ano ba yung iba't ibang klaseng sports article na pwede natin isulat. And number 4, we will be discussing kung paano ba talaga sinusulat ang balitang sports with emphasis to the blow-by-blow account. So yun po ang apat na daan na ating tatahakin as we go through the discussion of our basic sports writing. So let us begin the discussion of the first part on basic sports writing by discussing first the differences between a news and a sports news. Lagi po sana nating tatandaan, pag sinasabi po nating sports article, we're also dealing with news. Kasi nga, ito'y ang sports ay isa ring balita, pero ang focus po natin ay sa balitang pampalakasan. Pero ang spirito ng pagkasulat nito ay gaya ng guiding principles na ginagamit natin in terms of writing a news. However, ang sports po ay more free, or we have the writers as freedom in style in terms of writing it. While as to the news, it is very restricted. Bakit siya restricted? Let's try to find out. Sa news kasi, ito'y ang topic ay binibigyan ng straight or forward treatment without embellishment. Wala nang paligoy-ligoy, wala nang decorative language. What is see is what you should write, no? Kasi nga, the main purpose of writing the news is to inform. No? Yun lang, to inform. Kaya nga, yung rule na ginagamit natin when we write, most of the time is one sentence, one paragraph rule. Short sentences lang siya. Samantalang, when we deal with sports writing, it's more playful when relating to scenes through the use of specialized terms. Ito po yung tinatawag natin na sports lingo. Balik naman tayo sa news. Sa news naman, it sticks with the fundamentals of writing which applies short sentences. Kaya nga sinasabi ko kanina na one sentence, one paragraph rule lang ina-apply natin. Samantalang, pag sinasabi nating sports article, kinagamitan ito ng mga mahaba at colorful complex sentences enough to highlight action. So, whenever we write a sports article, we are also trying to create mental pictures in the mind of those who have not seen the sporting event. Samantalang, sa news, it applies the voice of neutrality, therefore, walang drama na nangyayari. Samantalang sa sports writing, sports kasi visual in nature, so it needs to describe action clearly and proficiently as possible so that our viewers, our readers, and listeners will be able to picture out kung ano ba talaga ang nangyari sa aktual na laro. At para ma-picture out din natin kung anong ibig kong sabihin sa pagkakaiba ng news article sa isang sports article, narito po ang isang example. No?
Ang news sabi ko kanina gumagamit ng simple sentences. Example niyan, Manny Pacquiao said that he is ready to face Terence Crawford next year. Ito ay isang straightforward na sentence and one sentence pa rin, one paragraph. At binibigay diretso yung diwa ng sentence or yung diwa ng or yung mensahe ng balita. Samantalang dito sa sports article natin ay ginagamitan natin ng complex sentence. Enough para ma-bring out yung additional details at maka-provide ng picture in the mind of the readers. Example, in a recent press conference in Mandalay Bay Hotel, the four-time pound-for-pound boxing king said he's ready to face the undefeated welterweight champ Terence "The Bud" Crawford early next year. Actually, the two articles are saying the same thing. However, yung sports article natin is vivid and makulay and it has more details compared to the news writing, no? So yun ang pagkakaiba nila graphically. Next, let's proceed to the qualities of a sports writer. Next, let's discuss the qualities of a sports writer. Ano bang kailangan natin para maging isang epektibong sports writer someday? Ito po yung mga kailangan natin. Una, dapat tayong maging knowledgeable. We must know sports itself, the rules, the strategy, the team, and the players, and the records, and the stats, and everything that is there in sport. Now, if wala kang alam pero gusto mo maging sports writer, then it's time for you to even go the distance, no? By asking questions, by researching about the sports, if you really want to become a sports writer. Pag ayaw mo namang gawin ang mga bagay na sinasabi ko, then better rest your pen. Kasi nga, you cannot give what you don't have, no? So it is as if staring blankly into space, then writing blankly into your paper pag hindi ka knowledgeable sa event na kinocover mo. Next one. If a sports writer wanted to become good and wanted to become credible and with integrity, he needs to exercise the value of accuracy. Ano ibig sabihin niyan? A sports writer must know the coaches, the players, and score as intimately and precise as possible. No, kailangan tama yung spelling, tama yung scores. Kasi yan ang diwa ng journalism. Ang diwa ng journalism is to provide the truth and nothing but the truth. Once na mali ang spelling at mali ang na-provide mo na score, we are distorting already the truth. Hence, it is not anymore journalism. Okay? Next. Ang isang sports writer ay dapat isang keen observant, no? Keen observant, dapat magaling mag-observe. Must be able to take down notes quickly without losing the sequence of the play. As much as possible, huwag kukurap. Kasi there are times that events happens as quickly as we don't realize that it happened, no? Kaya nga, dapat maging keen observant tayo. Mabuti na lang, sa makabagong panahon, meron na tayong gadgets na mag-i-enable sa atin para ma-record yung event na nangyari. So, that is being keen observant. Next, impartial. Ito yung importante. Alaman natin sa isa't isa, sa bawat isa sa atin, meron tayong ganyang-kanyang biases at we are vying for a particular team na gusto natin. Pero, if you are a sports writer, you need to set aside that particular part of yourself. Kasi nga, when you go to a sporting event, you must be fair and unbiased in reporting. Kasi nga, we are journalists. We are neutral. And we are providing the truth, no? Even though may paborito tayong team. So, huwag pupunta doon sa sporting event na yon para mag-cheer sa iyong paboritong kuputan. Kasi nga, you are there not as an audience but a journalist. Next, we must be technical. You must use a specialized language of a particular sports event that you are reporting, no? Ang mga terms sa basketball ay hindi pwedeng necessarily ma-apply sa different sporting event. No, kailangan technical tayo, marunong tayo. Bago tayo pumunta sa isang laro, ay may baon-baon na tayong mga technical na terms related to the sports that we are covering. And lastly, quality of a good sports writer ay yung pagiging punctual or maaga. No, we must attend game on time or else we might lose one key on information para maging meaningful yung pagsusulat mo ng balita. Malay mo, yung na-miss mo ay importante para sa laro, no? Yung palang na-miss mo ay yung rason kung bakit natalo ang isang kupunan or yung palang na-miss ninyo ay yung rason kung bakit nanalo ang particular na kupunan. So again, these are simply the qualities that you need for you to be able to become a good sports writer. Una, knowledgeable, you need to be accurate,
keen observant, impartial, technical, and being punctual. At ngayon naman ay ating talakayin ang mga iba't ibang uri ng sports article or the different types of sports article. Unang uri ay ang tinatawag nating blow-by-blow account story or coverage story. Ito yung typical na sports article na nakikita natin sa mga pahayagan, sa ating mga school papers at napapanood natin sa telebisyon. Ito ay ang pagnanarrate at pagde-describe ng iba't ibang pangyayari na nangyari sa loob ng laro or sa hati ng laro, whether it is by quarter, by lap, or by innings. So that's blow-by-blow account. Samtalang, susunod naman na bahagi ay isang background or story or isang sidebar. Ito ay maaring isang statistics or iba pang storya bago ang aktual na laro, no? Bago ang aktual na pangyayari or bago ang isang game or match sa pagitan ng dalawang magkalabang kupunan. It gives background information or statistics to the story being covered. So, itong background story na ito ay binibigay bago pa ang aktual na laro. Next, sports feature. Ang sports feature naman is not more on the coverage part of the sports article, but it is more on the human angle of the sporting event that you're covering. It complements and add human interest and meaning to the day-to-day coverage of sporting events. Pwedeng i-feature mo dito isang manlalaro, isang coach, or kung paano laruin ang isang laro, or you can focus more on the statistics or history or records na nangyari sa isang particular na laro, na importante sa isang laro or importante sa isang team. So that is a sports feature. And lastly, you're talking about sports editorial or column. Itong dalawang ito ay sinusulat para magbigay ng komento sa isang particular na issue na present in a sporting event or related events. Kaso nga lang, ang editorial, hindi ka pwedeng gumamit ng first person. At ang column naman, gagamit ka ng first person na I or ako, kasi nga you're accountable by your own opinion. Ang editorial naman, boses ng buong school paper, boses ng buong pahayagan, or boses ng buong network. So, yun ang pagkakaiba ng editorial at saka column. So, sports editorial or column. So, dumako naman tayo sa highlight ng ating discussion for today. At ito na nga yung aktual na pagsusulat ng balitang sports or writing for the audience. Sports writer attend games or meets a supporter, not a spectator or a cheerer. So, he or she must have an excellent grasp of the language, like the use of adverbs and adjectives to create mental pictures to the readers who were unable to witness the game. Like what I have said a while ago, we are creating mental picture, kaya dapat magaling tayong gumamit ng words para maipinta yung larawan na nais nating ipinta sa utak ng ating mambabasa. So again, as what I have said earlier, we are going to focus on the blow-by-blow sports coverage story. Now, sports writing is considered a specialized field that uses the sports lingo and avoids waffling to describe an action that happened in a game between two conflicting teams. It highlights two important news value, that is conflict and action. Walang laro or sporting event na walang conflict. You're always in opposition with other teams or with a particular record. And of course, pag merong conflict, ina-highlight nito ang aksyon na nangyari sa pagitan ng dalawang kupunan or sa dalawang magkatunggali. Again, you're trying to avoid waffling. Ang waffling class ay isang konsepto na kung saan nagsasabi ka ng something pero hindi ka naman nag-picture out ng isang bagay, no? Malalaman natin kung anong waffling maya-maya lamang as we proceed with our discussion. Now, paano ba magsulat ng isang balitang sports? Malalaman natin kung paano magsulat ng isang balitang sports if alam natin ang mga bahagi ng isang sports article. Ito yung mga bahagi ng ating sports article. We have first the headline, the lead, the body, and the rest. Isa-isahin natin kung ano sila. Una, let's talk about the headline. Ano ba yung headline? Ang headline ay yung titulo ng ating artikulo. Again, that's the title of our article. The headline of a sports coverage story should tell right away who or which team won over whom or whose team and whenever appropriate or applicable by what score. So, yun ang headline, no? It follows the subject plus verb plus object sentence pattern like the following examples.
San Emmanuel National High School starts Palarong Pabansa meet with a gold, no? Takorong scoops volleyball championship glory. Gene Kings, Laosa Hot Dogs, 82-98. So yung mga naka-underline na words dyan in our example is your subject. Yung naka-boldface naman is your verb. And yung naka-italicize are your object of the verb, no? Your object of the verb. So, ito po yung paraan at a sentence pattern na fina-follow natin whenever we are writing the headline. And more importantly, pag nagsusulat tayo ng headline, kailangan yung verb natin is in present tense. Ginagawa po yan to preserve the freshness of the news or the sports news. Always use powerful verb in the headline. But remember, appropriate action words should be used to indicate who won depending on how the event unfolded or kung paano nagtapos yung laro or kung anong nangyari sa laro, no? So gumamit daw ng appropriate or powerful na verbs. Example, ang mga example na to ay hindi nagpapakita ng appropriateness in terms of using powerful verbs. Like for example, Ateneo demolishes LaSal 109-108. And Beerman edges hot shots 88-45. Yung unang example, Ateneo demolishes LaSal 109-108 ay maling paggamit ng action words. Kasi nga, it is not enough or it is not accurate to describe how the event unfolded. Kung mapapansin nyo yung score, napakadikit. Pero ang ginamit niya na verb is demolishes. Ang demolishes class is napaka-heavy na word to describe the score, which is 109-108. So, parang overkill na yung demolishes sa score na 109-108 sapagkat close yung laro. Tightly contested yung laro. Yung ibaba naman, mali din, no? Beerman edges hot shots 88-45. Pag sinabi nating edges, is close yung laro, no? Close yung laro. Pero the score there is 88-45. Therefore, this does not appropriately describe how the event unfolded. So, para makorek yan, pagpalitin lang natin yung verbs ng dalawang examples. So, the appropriate way of telling the headline here is Ateneo edges LaSal 109-108, samantalang yung ibaba naman, Beerman demolishes hot shots 88-45. At para naman, mag-guide tayo sa mga iba't ibang verbs na pwede natin gamitin depending on how the events unfolded, narito po yung listahan natin ng mga different verbs na pwede natin gamitin. If Team A defeats Team B by 3 or more points, meaning malaki yung lamang or malayo yung gap, you can use the following words or verbs there, including the Filipino verbs. So, basahin lang po yan. Let's proceed to the next. If Team A defeats Team B by a slim margin, meaning yung gap or yung lamang ng kalaban is napakaliit lang, we can use the verbs edge, eke out, nip, nose out, survive, struggle past. If Team A defeats Team B, a favorable team, no? Yung Team B is malakas na team pero tinalo sila ng mahihinang team, pwedeng gamitin ang verbs na shock, dethrone, stun, upset, pull rug from, turn the table, or ousted. If Team A naman, a favorable team, is eliminated early in the competition, natalo bigla or nawala bigla, like for example, Golden State biglang hindi nakapasok sa playoff, pwedeng gamitin ang mga verbs na to. Get door, get early axe, exit, boot out, eliminate, or send packing. Samantala, if Team A wins championship, pwedeng gamitin ang mga verbs na yan. If Team A still is the champion, yon yung verb. At if Team A held Team B scoreless to win, we have blank, zero, sweep, or whitewash. If Team A wins championship in Filipino, pwede gamitin ang mga verbs na yan. Now, let's proceed to the next part of our sports article blow-by-blow coverage. No, ang unang part is headline. The next part is the lead. Now, comparison between the lead of a news and a sports article. By the way, the lead is the first paragraph of your journalistic article. Kahit anong klaseng journalistic article man yan, ang unang paragraph ay tinatawag na lead. Sa pagsusulat ng balita or lead ng balita or yung tinatawag natin unang paragraph ng balita, you're following this particular style, the kukang style. Sa Bisaya, kinsa, unsa, kanusa, asa, ngano, o giunsa. So
So this is taken from the words of Apoljan Satore of Takorong, Takorong City Division. So that kukang represents who, what, when, where, and why, and how. So ito yung pagsusulat ng balita, no, lead ng balita. Samantalang pag nagsusulat po tayo ng lead ng isang sports article, dapat present po ang answer sa mga questions na to. Who won? Against whom? By what score? What event? When, where, and how did they win? Para ma-illustrate po ang difference nila, gamitin po natin sila sa isang example. So kukang or kinsa kano sa asag yun sa this is the example. But disclaimer lang muna, none of the data in the statement presented actually happened in real life. This is done for the sake of demonstration only. So example ng isang kukang lead. The San Gregorio School Crusaders defeated the Quezon National High School Raiders 65-63 yesterday at Barangay Covered Courts. Now this particular lead sounds good, no? If you are going to observe grammatical construction of the lead, it sounds good. But however, it is not enough to really picture out how the events unfolded or kung paano nanalo ang San Gregorio Crusaders kontra sa Quezon National High School Orators. Sinasabi lang nila na nanalo sila pero hindi natin na-picture out kung paano sila nanalo. The word defeated is very vague. So I suggest whenever you write, no, you write the lead, do not use vague verbs like defeated kasi maraming paraan kung paano natalo ang isang team. So, if you are going to convert the kukang lead into sports article lead, ito na yung magiging mukha niya, no? How a sports lead look like? Dapat present ang mga sagot sa who won, against whom, by what score, what event, when, where, how did they win? Pero not necessary lahat ay ating ilalagay because we will be congesting the first paragraph with a lot of information. Maya-maya, anong mangyayari sa mga hindi nasagutan na mga questions dyan, may paglalagyan po sila later. Example, Sarangani rookie forward Brent Warmer Lierbupaug stole the limelight from the powerhouse Sultan Kudarat Kings when he nailed an awkward-looking three-pointer as the time expires in the final canto of the tightly contested SRAA Men's Basketball Championship in Alabel Capital Gym yesterday. So this is how a sports lead looks like. Napaka-detailed, no? Alam natin kung paano nanalo, sino ang nagpanalo, at hindi lang nasagutan dyan and by what score, no? So, yung event na yan or yung question na yan ay masasagutan sa susunod na bahagi ng ating sports article. So, tapos na tayo sa headline, tapos na tayo sa lead. The next part will be the body. So, ano naman ang makikita sa body ng isang sports article? Ito po yung makikita sa body ng isang sports article. Una, meron tayong tinatawag na bridge. The best scorer of the day. Play-by-play. Decisive play. Ito po yung apat na elemento na present sa pagsusulat natin ng body ng isang sports article. Again, bridge, best scorers, play-by-play, and decisive play. Let's discuss first the bridge. Ano ba itong bridge? A bridge is a paragraph that connects the lead into the body. So, dito natin ilalagay yung mga data sa mga questions or answers sa mga questions na hindi nasagutan sa lead. Like, for example, kanina, hindi nasagutan ang score. So, dito natin ilalagay yung data about the score. So, we are following the acronym here, WAITS, no? W means W's and H questions that are not answered in the lead. So, ito na yung sinasabi ko kanina. A naman is yung attributes or yung mga scores. I, identify other personalities involved, yung mga players, no? T, ties up story back to the previous story. Kung may tawag nito, kung may reason or kung may patutunguhan yung pagkapanalo nila, saan sila patungo or whatsoever, or my background or story ba, pwedeng ilagay sa bridge. And S is secondary facts that are given in the bridge. Example ng bridge natin in relevance to the lead that we have made a while ago is ito. Upaug's only field goal conversion in the dying seconds of the fourth quarter prospered the Sarangan to a victory over Sultan Kudarat 73-71, enough to seal a spot in Palarong Pambansa 2017 in Vigan. So, yun. Nagpakita na dyan yung
ating score at saka yung personalities involved at saka yung story or that ties up to the previous story. At yan, ang pagkapanalo po nila ay magiging resulta para mag-qualify sila sa palarong pambansa. So that's the bridge. Now let's proceed to the best scores. The paragraph right after bridge should discuss the best performers of the game. So paano ba siya sisimulan? Begin by discussing the individual performances of the best players of the winning team. Isulat muna yung mga magagaling sa kupunan ng nanalong team. At saka naman, isaka isulat or i-recognize the best performers of the losing team. Example, 5'6" Cager Bilmon Pasamero poured in 28 points, 9 boards, while his teammates Dian Licanda tallied 10 points, 10 rebounds, and 9 assists, just 1 assist shy from a triple-double performance. On the other hand, Kings 2-guard combo of Saldi Villanueva and Stemson Estrada erupted for a combined output of 25 points in a losing effort. So yan ang pagsulat ng best scorers of the day. Unahin muna yung players ng mga nanalong kupunan at saka yung players naman ng mga natalong kupunan. Next, play-by-play. Ang play-by-play is a condensed narration of the action that happened in the periods of the game. Pag sinabi nating periods of the game, you're talking about yung hati ng laro, whether it's by whether kung ito ba isang per quarter or per lap or per innings, yan po ang ibig sabihin yan. At dapat present ang mga data sa play, ang mga datang ito sa play-by-play. Una, notable players, leading team during the period, strategies, crowd reaction, this is optional kung meron, and the score. Example, both teams showered a rally of threes in the first quarter but the Warriors punctuated the period 21-19 from a buzzer beater coming from Licanda. So, andyan yung sagot sa ating notable players, which is Licanda. Leading team during the period, that is the Warriors. Strategy, buzzer beating floater. The score, 21-19. So, ang wala lang dyan is crowd reaction. But then again, the data for crowd reaction will be optional. Next, at ganyan din ang mangyayari sa second quarter, third quarter, fourth quarter. Kailangan present ang mga data tungkol dyan. So, isang quarter lang pinakita ni Sir Jan. The next part is the decisive play. Ang decisive play naman is the most crucial part of the game that gives a certain team the winning margin. Ito na yung parte kung saan gagamit tayo ng mga figurative language to discuss the most intense part of the game na kung saan malalaman natin kung sino talagang nanalo. So ito ang example. The crucial part of the game came right in the fourth period when the highly spirited Warriors can no longer answer a basket in response to the Kings' 14-0 run, 62-65. Pasamanero ended the scoring drought of the Warriors after hitting 3 consecutive jumpers from the baseline. The Kings still leads by 269-271. Just when they thought the momentum was on their side, Pasamanero injured his right foot after a lumbering landing from a rebound play with 3 seconds remaining in the game clock. Warriors coach brought in the inexperienced rookie Lirbo Paug, who converted a Hail Mary shot from the Rainbow Territory, winning the game for the Sarangans 73-71. So notice, may mga signpost tayo dyan na scores, no? Para ma-keep track yung mga readers natin kung anong nangyari bago natapos ang laro. Tapos may time, time element tayo na 3 seconds para to get your readers into the game. Kung anong nangyari sa decisive play na yon. So, those are the contents of your body. No? We have the bridge, the best scorer, the play-by-play, and the decisive play. Next, pusin ang ating sports article, meron tayong tinatawag last part, which is the rest. It is the final stage of writing a sports article. May dalawang uri or may dalawang way para tapusin ang isang sports article. It's either by quotation or by game history or by using both, no? Ang quotation is a customary statement from a hero of the day to have his sentiments recorded for prosperity or a statement coming from their coach or relevant personalities. Game history naman is simply the record of the past meetings of the two teams or their current status. Example ng quotation. Lucky pick, this is how I would sum up our win today. Lear be spectacular tonight, Coach Isagani said. So notice, yung quotations natin is always naka-enclosed into quotation mark. Instead of ending it with a period, yung mismong sinabi, end it with a comma, then followed by
the person who said it, no? Like Coach Isagani said, it should be, the subject must be written first between the verb. That's why Coach Isagani said subject and verb. Yan ang example, isang quotation. And pwede ding i-end ang isang sports article via game history. Warriors and Kings met twice in the tournament and each of the games were dominated by the Sarangans. Or other game history records or stats can be used to end the sporting, the sports article properly. So, kung naghahanap kayo or kung gusto ninyong mabasa yung buong laro, eto na po yun. The whole article, yung sinulat natin kanina. And to recap, this is how you write a sports article. We need to bear in mind that there are four parts of a sports article, which is a blow-by-blow coverage story. Meron tayong headline, lead, body, and rest. And yung below na mga description niya, kailangan niya siyang sundin should you wish to become a good sports writer someday. So there you have it, ladies and gentlemen, the discussion on the basic sports writing or the basics kung paano magsulat ng isang balitang sports na blow-by-blow coverage story. Sa mga katanungan ninyo, feel free to drop some questions on the comment box below or sa email ko na lang kung ayaw nyong magpakilala. I'll be putting my email in the description link below. Salamat sa pakikinig and naway may natutunan kayo ngayong araw. Thank you and see you again for our next discussion on journalism. Bye-bye!